Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang payag ni Ryan Garcia. Target daw niya pabagsakin si Tank Davis at si Pacman ngayong taon. Ito ang priority labanan ni Ryan Garcia para maisama daw sa kanyang koleksyon. Kung magagawa daw niya talunin ang dalawa, ito ang pinakamaganda sa kanyang karir. Siguradong marami daw ang magtataka dahil walang naniniwala sa kanya. Nare-respeto naman daw niya si Pacman, pero bilang fighter tatalunin daw niya ito. Malaki din daw ang tsansa na matapos sa knockout. Sa kabilang banda naman, Sean Porter, target pa rin niya si Terence Crawford. Pero hindi naman interesado si Bob Arum sa kanya, kaya hanggang 1 million ang offer. Alam ni Bob Arum na hindi tatanggapin ni Porter ang 1 million, kaya ito ang pinagpilitan para hindi mangyari ang laban. Sinabi naman ni Porter, kailangan daw niya kausapin ang WBO para maging aktibo ang pagiging number 1 sa mandatory. Kung mangyari ito mga tol, walang magagawa si Crawford kundi labanan si Porter. Kung sakaling ayaw pa rin ni Bob Arum, kailangan dumaan sa first bid ang negosasyon para mapagkasunduan ang kikitain. Kapag ganito ang nangyari mga tol, siguradong lugi pa rin si Porter dahil siya ang challenger. Marami ang nagsasabi na hindi bagay ang estilo ni Crawford kontra kay Sean Porter. Kung mapapansin ng laban ni Crawford mga tol, kailangan niya ng distansya para makapag-counter. Samantala si Porter, kailangan niya araruin ang kalaban para mapilitan magdepensa at magbato ng suntok. Sa kabilang banda naman, Teofimo Lopez nagpayag ng pagkadismaya sa dalawang magkapatid na YouTuber. Hindi naman niya sinabi ang pangalan pero walang ibang YouTuber na lumalaban sa boxing kundi ang dalawang magkapatid. Kailangan na daw itigil ang ganitong event, pangit daw tignan kung ilalagay sa undercard ang labanan ng mga YouTuber. Minsan hindi lang undercard mga tol, ginagawa pa itong main event tulad sa naging laban ni Logan Paul kay KSI. Naging undercard pa ang laban ni Devin Haney. Kailangan itigil na daw ito ng promoter dahil nakaka-insulto daw sa mga professional na boksingero. Pinaghihirapan para maging professional pagkatapos paglalaroan ng YouTuber. Wala naman daw magagawa ang mga YouTuber kung walang pahintulot mula sa commission at sa promoter. Hanggang dito na lang tayo mga tol, maraming salamat po.